Meet Terry, ang nanay na gagawin ng lahat for her family. Kahit pa itong anak niya, hate siya ng overly. Si Boss, kasama ang buong barkada. Together, they make her story super saya. Ang maagang pamaskong handog ng Star Cinema at Skylight Films. Bokwang is the only one. Call Center Girl. Una-una, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kasama ko sa Skylight. Ang Star Cinema ay buong pusong nagbigyan ng suporta. At ngayon ay ginawang co-producer pa sila sa Skylight Films. It's an honor for me to be part of the 20th celebration ng Star Cinema because Star Cinema baby ako. First year ng Star Cinema, I was with the first batch of creative committee. Unang-una ay maging part ka ng 20th anniversary ng Star Cinema. Nakaka-overwhelm yung bongga. At pangalawa, yung sa akin, ipagkatiwala ang pelikulang ito. Hey! I'm really, really thankful kasi sabi ko nga, ang dami-daming artista na pwedeng ilagay sa mga proyekto na nagawa ko. Pero ako yung pinili nila. Nung finish sa akin yung story, tapos sinabi din sa akin yung casting and yung director, umuopo ako agad. Kaya si Terry! Ang ikot! Balikbayang OFW! Ako si Teresa, si Terry, Teresa Manlapa. Siya yung nanay na talagang sobrang na-guilty siya nung napalayo siya sa mga anak niya. Kaya lang pagbalik niya nga dito, iba naman ang nawala sa kanya, which is yung pagmamahal nga ng mga anak niya. Lalong-lalo na yung bunso niya, si Jessie. Excuse me! Teka lang! Sino pong namatay? Lamay na mamaya! Magpapasaklaya! Anak! Anong ginagawa mo dito? Ma, di ba dapat ako nang tatanong yan? Si Rihina kasi lumaki siya kasama yung tatay niya. Never niya naramdaman yung presence ng mom niya. So doon iikot yung kwento kung bibigay na ba siya sa mga effort ng nanay niya. I hate her. I swear I hate her. Yung character ko kasi team leader siya na may background kung bakit ganun siya kabusit sa buhay niya. It's because his life outside the call center, hindi niya makontrol eh. Kasi kung doon sa call center, nakokontrol niya lahat ng mga tao. But yung buhay niya sa labas, hindi niya makontrol. Teresa got a sale. Let's give it up for her. For the past years nung ginagawa ng Star Cinema, kadalasan ng mga mother stories ay OFW stories. Pero with this time, ang kwento ng mga call center agents, yung parang makabagong OFW story. Pag pinag-uusapan natin ang milyon ng call center, it's always vibrant. It's always lively, it's always fun. So parang ganun yung feel ng call center na movie. Eh sino ba ang ganung comedian? It's Pokwang, di ba? Kasi Pokwang has so much life in her. We situate na yung nung sinabi na, na comedy siya. So andyan na pumasok na sina Sweet Lap, sina John Lapo, sina Kay Brosas, sina Chocolate, plus yung pinaka-main characters na sina Enjong D. Asaka si Jessie Menjola. Talagang pinalibutan namin talaga ng mga komedyante para talagang mabuhay labang bawat eksena. Magina kayo? Bakit imahulmahan nyo? Ay, siya ang kamukha mo, tatay mo. Di ba sabi mo, dead's na nanay mo? So now, ginawa niyang lahat para maging close sila ulit. Naalala mo nung bata ka pa? Di ba kinakandong kita? Gusto mo kandungin kita ngayon? Si Pokwang is one of the few actress na natatawa ako kahit hindi pa nagsasalita. At marami siyang ganun eksena rito sa call center, girl. Hindi yung pinipilit kang matawa because nandun yung sitwasyon mismo eh. Kumbaga tayo naman, ganun din ang Pilipino. Doon tayo natatawa sa hindi natin inaasahan. Hindi lang ito basta nakakatawa, nakatutuwa, nakakaaliw, at nakakaiyak, at tatamaan ka sa pulo sa puso. Nag-aral siya ng second language. Hi, my name is Terry, and I hope that you're doing good today. Kailangan mong tanggapin yung nanay mo kahit may mali man siya or hindi siya perpekto, kailangan mo siyang tanggapin kasi nanay mo yun eh. Kumbaga, kung wala siya, wala ka rin sa mundo. Kaming mga kaibigan niya, iba-ibang karakter na tulungan namin na mas lalong maging mas masaya yung storya. Hindi lamang basta ito comedy na palabas, kundi makikita nila dito yung totoong meaning or yung totoong lesson na maari nilang mapulot, lalo na sa usapang pampamilya. Hey! Ayoko na dito. Sa iba na tayo kumain. Anak, pag kailangan mo ng nanay, mag-text ka lang ha. Isa si Pokwang sa inire-represent niya yung resiliency ng mga Pilipino. Na lahat man, kahit na anong dagok sa buhay ang dumating, meron at meron tayong pagkukunan ng paraan para maibalik yung ngiti sa ating mga labi. With all life's tragedies and difficulties and challenges, the Filipino always laughs.
the Filipino always looks into family. The only way Filipino survive is through love and laughter. Bonggang katatawanan ito. Actually, ito yung karamihan po ng mga comedy dito na ginagawa namin, especially yung karakter ko, hindi ako nagpapatawa dito eh. Yun nga kasi yung karakter ni Teresa eh. Kasi huwag magmukha siyang tanga, ma-win back lang niya yung pagmamahal uli ng anak niya sa kanya. Kaya nang nangyayari, hindi siya nagpapatawa pero nakakatawa, hindi sinasadya yung comedy. And pagdating naman po sa iyakan, iiyak ka talaga. Kaya para sa akin, itong pelikulang ito, dumadrami di talaga ng bonggang-bongga. To verify your location, is it Quebec as in Q, cucumber, U as in not me, but you, and C as in cell phone. So November 27 na. This is a one really, really happy film for all of you. Call Center Girls showing na po sa November 27. Ito po siyempre ay isang maagang handog, pamaskong handog sa inyo ng Star Cinema at ng Skylight. Siyempre, party pa rin po ito ng 20th anniversary ng Star Cinema. Kaya bongga magtawaran po tayo. Siyempre naman bonggang-bongga yan. Directed by Direk Don Quaresma. Ah, yes. Call Center Girl. Try ko. Nakaka-turn on nga. Directed by Don Quaresma. Are you the father? No. Are you the son? No. Are you the Holy Spirit? November 27 in cinemas.